Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin po natin ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napaka-sensitibong topic para po sa mga lahat ng mga OFW. Since I'm one of them, I'm an OFW na nagtrabaho dito sa ibang bansa. So gusto ko lang din po sanang mag-share ng mga thoughts based on my experience na sana po ay maliwanagan ang lahat ng mga taong nagtatanong kung bakit ganito pa rin ang sitwasyon namin. So, gumawa po ako ng isang tanong. Ito po siya. At sinend ko po sa lahat ng mga friends ko na may pamilyang OFW, anak ng OFW, or mismong OFW din talaga. So, ang tanong ko po ay kung bakit hanggang ngayon, karamihan sa mga OFW ay walang ipon. So, disclaimer lang po, hindi ko po nila lahat na mga OFW ngayon ay walang mga ipon. Pero, mostly OFW ay ganito po, wala po mga ipon. So, thankful din po ako kasi sa mga sinendan ko o sa mga sa binigyan ko ng tanong na yon ay nagbigay din po sila ng mga opinion at saka mga sagot din po nila. So, ito po yun. So, here are the reason why kung bakit ang mga OFW ngayon ay walang ipon. Number one, dahil po sa utang. Siguro po lahat po ng mga OFW ngayon ay may mga utang. Siguro isa pong rason kung bakit tayo umalis ay kung ay para po mabayaran po natin ang utang natin sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas ngayon napakahirap po ng buhay. Ang hirap po, ang napakamahal ng bilihin, kaya po tayo umalis. At saka po, ito po yung mga utang din po pala na bago tayo umalis, ito po yung mga nahiram natin like sa pag-process ng visa, sa pagkuha ng passport, sa yung sa pamasahe, travel. So yun po mga expenses. At saka po sa mga dati pa nating utang. Kaya po nakapag-decide ng isang OFW na umalis para po mabayaran ang isang utang. Number 2, ang pangangailangan ng pamilya or family expense. So, bilang isang OFW po, isa po ito sa mga responsibilidad natin na kailangan po nating gawin, like magpadala ng pera para sa ating pamilya kasi paano lang po kakainin nila, pang-eskwelahan, may pinag-aaral, ganito, ganyan. So, kailangan po talagang magpadala. Tsaka, sa kakarampot na sahod, syempre, hindi natin mababudget kung may mga, sometimes may mga emergency din po na nangyayari. So, yung mga konting naiipon is nakukuha pa din kasi po sa mga expenses, sa mga emergencies. Number 3, hindi po naman po lahat ng mga OFW ay maluho. Disclaimer lang po ha, pero may mga OFW po na mga maluluho kasi isa po itong way para po maibsan yung homesick na nararanasan namin dito sa bansa, yung bumili ng mga magagarang mga gamit or shopping, di ba? So, hindi naman po natin mabiblame kasi nagtatrabaho kami dito para po naman sa inyo at saka sometimes din po para may reward din po sa sarili namin. Yes, and guys, another reason din po pala kung bakit hindi makapag-ipon ang isang Filipino ay yung mga pamilya mo, yung pamilyang hindi marunong magdala ng pera na pinapadala mo. Yung gastos dito, gastos dyan, tapos hingi ng hingi. So, mahirap po magpadala ng pera, mahirap po kumita ng pera dito sa ibang bansa, pero sana po ay just keep the money that we send and then sana po ay marunong din po kayong magdala ng pera. So, salamat po. So, number 5, ito po yung hindi ka makapagtay ang isang OFW hindi makatanggi sa mga naghihiram kasi syempre pinagdaanan mo din yan, yung walang-wala ka tapos ngayon na meron ka ng konti tapos may hihingi ng tulong sa iyo, syempre pahihiramin mo. Pero hindi naman po masama yung tumanggi din paminsan-minsan, pero usually di ba alam mo naman na mahirap talaga pag wala. So isa din po to sa rason kung bakit hindi po makapag-ipon yung mga OFW kasi hindi makapagtanggi kung sino may isa din po sa rason kung bakit hindi makatanggi, isa po sa rason kung bakit hindi makapag-ipon dahil hindi makatanggi sa mga naghihiram. Siyempre sa family, sa mga friends mo, yun yung mga ganyan. Isa pa pong reason is yung one day millionaire. So ito yung sinasabi nilang pag naka-uwi ang isang OFW is pag umuwi sa Pilipinas yung bonggang-bongga, may paparada,
yung may ganito, pa-shower, ano pa-shower, yung paligo, yung pakain, one day millionaire kumbaga, yung gastos dito, gastos doon, yung ipon mo, yung dala mong pera, naubos lahat sa gastos. So, pagkalipas ng ilang linggo, wala na. So, babalik ka naman sa ibang bansa at magtatrabaho na naman ulit. And then, another reason din pala is yung expenses ng nasa abroad, yung OFW na siya yung nagbabayad ng visa nila, yung pagkain nila, yung bahay. Yun din po, isa din po pala yung reason kung bakit hindi nakapag-iipon yung mga OFW. At lastly, walang financial goals. Yung short-term goal lang, yung rason nila kung bakit pumunta ng ibang bansa is na pambayad ng utang, pampaaral dito, walang, hindi yung iniisip yung may savings ka. So, kailangan po natin talaga mag-savings. Pero, yun nga, sa mga rason na to, sa mga reasons na to, talaga ang hirap-hirap po talagang mag-ipon. So, that's it guys. Siguro, yan lang po muna, yan lang po siguro yung mga naisip ko or yung, yan lang po yung mga nakala po mga sagot sa mga kaibigan ko na rason kung bakit hindi pa rin makapag-ipon ng mga Pilipino. So, personally din po sa akin, sa mga rason yan, andyan din po yung mga rason kung bakit hindi po ako makapag-ipon. So, pasensya. So, siguro, maybe, mag-iipon lang din po. So, yan lang. So, guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, at kung may napulutan ko yung mga aral, or kung gusto nyo i-share ang video na to, don't hesitate. Para man po maliwanagan yung mga nagtatanong kung bakit hindi nga hanggang ngayon hindi pa rin po tayo makapag-ipon. So, para naman po sila maliwanagan at saka kung may mga rason po ako na hindi ko po nasama, just comment down below para po malaman po natin. Tsaka, don't forget to like, share, and subscribe sa button po para at saka i-click nyo din po yung bell notification para po ma-notify kayo kung sakaling mag-upload ako ng panibagong video. Bye guys! Salamat sa panonood and be kind to one another.